maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Deontay Wilder versus Tyson Fury. Ayon kay Bob Arum, posible mangyari ang pangatlong laban sa December 19. Gaganapin ito sa Las Vegas, Nevada. Hindi pa naman kasado ang bakbakan pero ito ang target ni Bob Arum kung sakaling matuloy. Magandang laban ito mga tol. Dito patunayan ni Deontay Wilder kung kaya niya maging undisputed. Ito ang pangarap niya kunin para sumunod kay Lennox Lewis bilang undisputed champion. Kung matalo niya si Tyson Fury, kailangan din niya talunin si Anthony Joshua para makuha ang apat na titulo. Pero hindi ito madali. Dito pa lang kay Tyson Fury, mahirapan na si Wilder. Maliban na lang kung kaya nito patulugin. Kailangan niya maipatama ang kanyang bomba para matapos agad ang laban. Hindi madaling kalaban si Calvo. Kung boxing skill ang pag-uusapan, kompleto ito sa Ricados. Determinado pa sa kanyang training kaya maganda ang kondisyon. Unang laban nila ni Deontay Wilder taong 2018. Naging maganda ang unang laban dahil umabot hanggang 12 rounds. Pero natumba si Tyson Fury sa round 9. Pagdating sa round 12, bumagsak ulit kaya muntik na ito matalo via knockout. Buti na lang nakatayo pa mga tol. Ang kagandahan sa ginawa niya, nakabawi pa rin pagdating sa puntusan kaya naging draw ang resulta. Ang reklamo naman ni Deontay Wilder, mabagal daw ang pagbilang ng referee kaya nakabangon. February 2020, naganap ang pangalawang bakbakan. Dito pinaghandaan ni Tyson Fury ang laban. Nangako ito na pabagsakin niya si Deontay Wilder. Marami naman ang hindi naniniwala dahil walang knockout power si Tyson Fury para patumbayin si Wilder. Pero nagulat ang lahat matapos niya talunin si Wilder via knockout. Inaasahan ng karamihan na matatapos sa decision ang laban. Kaya dito sa pangatlong laban mga tol, dito natin makikita kung sino ang tunay na hari. Malaki pa rin ang tsansa ni Deontay Wilder basta maganda ang kondisyon. Kailangan niya doblehin ang training para mabawi ang titulo. Sa kabilang banda naman, balak ni Cavaliascas makipag-rematch kay Terence Crawford. Malaki daw ang tsansa na kaya nito talunin dahil beatable daw si Terence Crawford. May paraan daw para makuha niya ang panalo. Kailangan muna talunin ni Cavaliascas ang darating na laban niya kontra kay Michael Zuski. Gaganapin ito sa September 12 sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. May kartada si Cavaliascas na 21 wins, 17 knockout, may isang talo, may edad ng 32. May kakayahan naman ito mga tol pero mahina ang stamina kaya hindi nagtagal kay Crawford. Maganda naman ang pinakita niyang laban. Tinamaan niya si Terence Crawford ng isang solid. Dapat knockdown si Crawford pero kumapit kaya na delay. Si Michael Zuski naman may kartada na 34 wins, 23 knockout, may isang talo, isang Canadian. Magandang laban ito mga tol dahil labanan sa welterweight division. Kaya abangan na lang po natin ang magiging bakbakan. Maraming salamat po.